Hello po mga kuya, welcome po sa aking YouTube channel, Kuya Z Motovlog, all about motorbikes. Ang akin pong idedemo ngayon ay patungkol po sa paggawa ng alarm system gamit ay busina. At ang module na ito na remote control on-off switch, ito po ay nabili ko naman sa online shop Lazada at Shopee. Maraming salamat po at tara na po. Basic na wiring lamang sa murang halaga, makakapag lagay tayo ng safety alarm para sa ating mga motor. Ang gagamitin natin ay ang ating busina. Ito po ay gagamitan natin siya ng remote control. Although ganyan ang mangyayari dito na pag dinistrong ka ay mag-aalam siya. Pero walang kuryente o power supply ang buong motor natin. So, ito po yan. Liliwanag ko lang po muna sa inyo, mga kuya. Ito po yung module ng remote control. Meron na po siyang 12 volts na relay pero 10 amperes lang po ito, kaya po tayo gagamit ng horn relay o ng relay na ito dahil ito po ay 80 amperes. Ayan po, 80 amperes. So, yung load ng motor natin, lalo't marami tayong mga accessories na nakalagay sa ating mga motor, ay tumataas din ang amperahe ng ating mga motor. So, kung ito lang ang gagamitin natin, pwedeng hindi po siya magtagal. Magagamit po natin siya hindi pang matagalan. So, ito po ang purpose ng relay. Dahil kaya niyang ibigay ang malakas na amperahe o kaya niyang i-absorb yung malakas na amperahe na binabato ng ating motor. Ganun po yan. Ito po. Dito po sa likod ng module na ito, meron po tayong makikita na negative B, positive B, NO, common, at NC. Ito pong NC is normally closed. Common, ito po yung supply, at NO, normally open. Ito ang positive at ang negative na galing sa supply ng ating battery. Tapos
Gumamit po ako ng flash relay para po sa pag-trigger ng busina. Pero pwede po natin gamitin din yung relay na nakakabit sa motor natin. Nga lang, kailangan po natin siyang palitan kung stuck yung flash relay natin. Ay hindi po yun pwede kung isasama natin siya doon, dahil pang ilaw lang po yun. So kailangan po natin bumili, palitan ng China na relay, na flash relay. Okay, nabibili sa mga motor shop. So ito, umpisa ako na po, no? So nalalagyan ko muna po siya ng wire para dito sa positive. So dahil ito po ay positive, kailangan po natin siyang lagyan din itong common. Ang gagawin ko, jajumperan ko lang po itong dalawa na itong ito, jajumperin ko lang po ito at ilulat ko. Ito po ay demo lamang, ha, para lang makita po ninyo paano pinagawa. Dito po yan sa positive. Sarado. At ito naman po yung jumper niya. Palo natin siya dito sa common. Ayan. Pagkatapos po, mga kuya, lagyan natin ng wire din para sa negative. Pwede mo lamang, pero bukas i-actual ko po ito sa pagkabit sa aking motor para po makita ninyo. Ayan, meron na siya negative, positive, may common. So kailangan na lang natin ng wire para sa normally closed at sa normal. Lagyan ko po siya ng wire yung normally open, as ay mali yung normally closed pala. Okay, ayan, ganyan lang mga kuya. Isa pa para dito sa normally open. Lagyan natin. Ayan. Salam. Ayan. Ayan na. So, ang next step na ang gagawin naman na po natin ngayon, okay, testingin muna natin para malaman kung ano yung sinasabi ni Kuya Z. So ito po, meron po ako naka-ready rito na wire na naka-direct sa, ito po ay 12 volts. Meron po akong power supply dun sa taas. Yan, hinaba ko po yung wire para magamit ko po ito. Okay, ito, ito yung negative. Yung minus B o sa ground siya. Sa power supply ko, ito po yung ground ko. Okay, nagduduktong ko lang muna siya. Okay, so naduktong ko na. Yep, nga talaga magdikit kasi hapsi short. Mamatay yung power supply ko, ang positive kulay red. Dito ko po siya dudok. Ayan. Sa kalok ko na. Ngayon, anong gagawin mo, Kuya Z? Kanito po. Gusto ko lang makita ninyo, mga kuya, kung paano po gumagana
ang module na ito ng remote control. Ito po yung normally close at ito po yung normally open. So kukuha po ako ng test light para makita ko ninyo. Tara! Okay. So ito po ground ng aking test light. Siyempre para gumana, lalagay ko lang muna siya dito sa ground. Okay, so ganito po yan. Lagi po ninyo tatandaan, mga kuya, na kapag ito nasupplyan na siya ng supply o ng battery, ayan, meron na, oh. Dahil ito yung galing sa power supply na negative. Ito rin, pala na to, galing sa power supply. Meron na po yan. So, lagi po ninyong tatandaan, kapag yan, ay nasupply yan na ng 12 volts. Ang setup po niyan, ang setup po na itong module na to, ay nasa normally close lagi. Ang setup niya. Lagi po yan patay. Ito yan nasa normally close. Ayan po. Pero itong isa, yung normally open, wala po yan. Ayan na. Patay po yan. Ito po yung normally open. Patay yan. Wala yung kuryente. Wala siyang supply. Ang supply niya nandito sa normally close. Kapag ginamitan po natin siya ng remote na open. Ayan po. May pag ito nasa open na, ito naman pong normal close. Wala na. Dahil naka-open po siya dito. Naka-trigger po itong A, itong open. So para umilaw ulit to, pindutin natin itong B, ito yung close. So, liwanag pa. Okay mga kuya, liwanag. Ang setup po niyan ay nasa close palagi. Kahit napatayin ko itong power supply ko at sinaksak ko ulit, dito ulit yan pupunta. Hindi po dito. Ito po. Hindi ako kayo nasample. Naka-normally open siya. I-on ko. Ah! Diba? Kuya, naka-on. Once na pinatay ko to, o tinanggal ko yung supply niya, yung positive mamamatay. Ayan po. Patay. Pero, iniwan natin siyang naka- open ha. Ito. Ibabalik ko po ulit itong power supply. So, binalik ko na itong power supply. Binalik ko na. Ngayon, kanina, nung tinanggal ko itong supply ng positive, naka-open siya, di ba po? Ito po ngayon. Wala na siya. Nasaan na po siya ngayon? Nandito na ulit. Sa close. So, ganun po ang setup na itong module na to. Once na nagpatay ka ng susian mo, automatic, pupunta yan dito sa close. Okay po. Ang next step naman po natin ay maglalagay tayo ng flasher relay. Ito pong normal close. Ilalagay po natin ito sa letter B. Sa letter B ng flasher relay. O yung B is yung battery. Ito po, lalagay ko na. Ayan.
Demo lang naman itong ginagawa ko mga kuya, pero bukas i-actual ko to sa motor. Nasa letter B. Ganito po yan. Pagpasok ng kuryente na 12 volts, nasupplyan nyo itong module. Nasupplyan nyo itong module. Dahil gaya na sinabi ko kanina, nakasetup ito sa normally close. So meron po ito. Sinupplyan nyo na itong relay ng 12 volts. So ito pong relay na to gagamitin natin sa busina para mag-ingay siya, magwala. Okay po. So dahil gabi na, hindi tayo pwedeng gumamit ng busina. Although mayroon akong busina rito na masang sample sana. Ito po. Baka yung buong bukod pang namin magulat. So huwag na muna po, bukas na lang na kuya, ipagpaumanhin po ninyo ha. Ang aking gagamitin ngayon ay ito muna ulit na Tesla. I-consider na lang po natin na ito po ay busina. Okay. So, dahil test light pa rin, kahit naman ang busina gagamitin ko, kailangan pa rin natin na negative. So, ito, lalagay ko pa rin ulit ito sa ground. Tada! Nakalagay na siya sa ground. Okay. So, gaya na sinabi ko, ito pong plasma relay, eh meron na siyang supply ng 12 volts. Considering na ito pong ilaw na to, ang test light na to ay yung busina. Tingnan po ninyo. Beep, 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 beep. Ako na lang ang beep, beep. So, ganun lang po mga kuya. Kasi, once na sinusi ang motor natin, naka-off, binuksan, pagbukas, papasok ng kuryente, ang sa accessories ng kuryente, pasok ng kuryente ng 12 volts, sa accessories, susupplyan niya ito automatic. Pagka-supply niya rito, patutunogin niya ito. Beep, beep, beep. Yan. Maraming mabis mo na, ha? Para malinaw. So, ganun lang po ang gagawin natin. Kasimple ang gagawin natin. Paano naman, Kuya Z, yung ang gamit na itong relay? Okay. Ganito po yan, mga kuya. Meron na tayo nakaseparate na ito para doon sa busina. Ito naman pong normally open para sa relay. Normally open ay ilagay natin sa 86. O na ilagay niyo sa 86. Wala akong kaso dyan. Kasi, kaya po na sinabi ko, ito po ay trigger lamang. Trigger lamang po yan. At ito pong 85. Ko-connecta po ninyo sa ground. So, kailangan natin ng wire para sa ground. Ganito po yan, ha? Kahit kung magkabaliktad kayo, dito sa 85 yung itong
normally open o yung NO, wala pa yung problema dyan. Ito po, ayan ang ground. So i-coconnect ako po ngayon ito dito sa ground. Ngayon sa motor natin, i-coconnect tayo siya doon sa ground ng motor ninyo. Pwede sa pag-i-splice kayo ng ground wire then or sa background, nasa sa inyo na po yan. Pero mga kuya, mas maganda kung mag-splice na lang kayo ng ground wire para sigurado dantalo ng kuryente ng grounding nyo. So ito na po yan. Gaya na sinabi ko, itong 86-85 trigger po yan. Kung mayroon negative, kailangan may positive. So magti-trigger pag nagpindot ako ng A o ng on, iti-trigger na ngayon to, bibigyan niya ito ng supply. Then etong 30 at 87, linawin ko lang po, 30 common at 87, ito po ay galing sa accessories sa ignition key. At ito po kaduktong ng accessories na galing din sa accessories. Ito po yung in, palagay po natin na ito yung susian. At palagay po natin na ito yung susian, ito yung ignition key. Meron po siya ditong wire, yung dalawang wire or apat, pero kailangan pa rin dun yung battery at saka accessories lang. Kung sa apat, dalawa pa rin kukunin nyo yung live at saka accessories. Yung live, pag sinabi pong live, galing yun sa battery. Kahit na naka-standby, may kuryente yun. Live yun eh. Pero 12 volts. Yung kabilang side naman po nun, yun yung accessories. Na kapag sinusin nyo yung ignition, tatawid nyo yung kuryente. Papunta sa accessories para magkailaw lahat o gumana kuryente ng motor lang. Ako na sample. Wait lang po. Okay mga kuya, wala akong mahanap na wire na. So bali, eto na lang gagamitin ko yung test probe ng aking tester. Lantay na considering na itong test probe na to ay accessories wire na galing sa ignition key. Makonect ako lang siya dito. Galing siya sa ignition key mga kuya ha. Ayan. Considering ng test probe na to ay accessories wire na galing sa ignition key. Ito, itong dulo na to galing sa ignition key. Hindi po ito live na 12 volts accessories po. So considering na ito ay nasa ignition key switch. Ignition key switch mga kuya. Ilalagay ko lang siya dito sa positive. Connect ako lang din po ulit ng negative dito sa ground. Then, iti-test ko po kung ilaw. Waka ko na lang mga kuya para makita natin. Ito sa sinasabi ko. So, kukunin ko lang itong remote. Ito lang na po. Patatawin rin niya ang kuryente papunta para magkaroon ng doon sa mga accessories para magkaroon ng kuryente yung motor natin. Ito na po. Paon ko ha. Ayan, narinig po ninyo, tok, lumunog. Sabihin, pumasok na yung kuryente. Pag inop ko yan, ang tutunog naman, itong alarm.
Itong alarm, ang tutunog naman. Tingnan po nila, ha? Pero once na inon ko to, nag-trigger na tong normally open, may kuryente na to. Patay na tong busina, hindi na siya mag-iingay. Okay? Nandito na yung kuryente niya. Nandito na yung kuryente. O, diba mga kuya? Patay po ulit, ha? Mag-iingay naman ulit to. Mag-iingay ulit ang busina. Okay. Maliwanag. Eh, may magtatanong, bakit? Eh, di bang pinatay pala, mag-iingay lang. Opo, pero kailangan din natin ng another switch. Magawa tayo ng isang switch. Pwede yung hollow switch o mga ordinary switch na nabibili natin sa motor. Dalawang paa lang naman yun. Yung isang paa, ilalagay natin dito. At yung isang paa, doon naman sa paa ng busina. Nandito yung switch. Papatayin po natin yung switch para ang kuryente hindi tumawid sa busina. Hindi na po siya mag-iingay. Ganun lang po kasimple. Kung ipapark po natin, i-on. I-on po natin siya. E baka mag-iingay, hindi po mag-iingay yan. Dahil nakapatay ang ignition switch. Once na sinusian mo o dinistrong ka ang ignition key switch, dahil ang mga nanakaw eh, ang ginagawa lang naman talaga niyan, dinistrong kahin yung key switch natin. Pagka trigger nilang ganun, o pagka dinistrong ka nilang ganun, mag-trigger ngayon itong si accessories. Ibigay niyo ngayon ang kuryente na supply. Itong si module. Once napasokan niyo ito ng 12 volts, gigisingin niyo ngayon si relay para pasigawin si busina. Pero ang kagandahan doon, nag-iingay. Sabi nyo, hindi matatakbo rin kahit nag-iingay, hindi po mga kuya. Dahil hindi tayo nakatrigger sa normally open. Kailangan pa rin nyo itrigger. Diba? Kailangan mo siya itrigger. Hindi siya nakatrigger. Kaya walang kuryente pumapasok. Dahil putol pa rin andito yung supply niya sa number 30 at sa number 87. Ngayon po mga kuya, sana na linawan kayo doon sa akin paliwanag. Although gusto ko sana bumili ng cooling alarm, sumalit itong kaya ng budget ko lang, pero pwede naman, wala nga lang akong remote para sa push start. Pero gagawa rin po ako yan. Ito rin ang gamit. At meron pang isang module. At kailangan ay push start. Dito rin yung kalimutan na mag-subscribe, mag-hit ng notification bell. I-click nyo lang po yung notification bell, then all, para sa mga bago kong i-upload ay mag-update ito kayo mga kuya. Salamat po ng marami. Magandang gabi po sa inyo lahat.